16 ng Enero, Huwebes, ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang isang maiketong at nakiusap sa kanya. "Kung gusto mo, mapalilinis mo ako." Nabag si Jesus sa kanya, iniunat ang kanyang kamay, hinipus siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Nang oras ding iyon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya. Ngunit mayigpit siyang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang pag-alis, sinabi niya, "Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at may alay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay." Ngunit pagkalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesus, kundi nanatili siya sa labas, sa mga ilang na lugar. Ngunit may dumarating pa rin sa kanya na kung saan-saan galing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, gusto ko luminis ka. Ang ketong ay isa sa mga kinatatakutang sakit noong panahon ni Jesus. Itinuturing na marumi ang mga taong may ketong. Pinalalabas sila ng bayan at walang may gustong lumapit sa kanila. Dahil sa ganitong sakit, hindi rin makasamba ang mga may ketong sa templo. Hindi lamang sila naihiwalay sa kanilang kapwa para rin silang napapalayo sa Diyos. Kaya malaking bagay ang ginawang pagpapagaling ni Jesus sa may ketong. Hindi lamang siya gumaling sa kanyang sakit, na ibalik din ang kanyang ugnayan sa Diyos at sa kanyang kapwa. Dahil kay Jesus, hindi na siya maituturing na marumi. Maaari na siyang maniraan sa loob ng bayan at higit sa lahat, maaari na uli siyang makasamba sa templo. Ito ang isa sa mga layunin ni Jesus, ang maibalik ang maganda nating ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Gusto niya tayong maging malinis. Inaalis niya ang anumang bagay na nagpaparumi sa atin. Pinaghihilom niya ang ating mga sugat. Pinanunumbalik niya ang ating pagiging kawangis ng Diyos. Pagsasagawa, isuko sa Panginoon ang ating mga kahinaan na naglalayo sa atin sa Kanya at sa ating mga kapwa.